Nakakainggit. Pinapatay ako sa inggit. Nakuha na natin, ano? Ano to, $500, no? Kasi mas masakit sa isang magulang yung makita mo yung mga anak mo na pinagdadaanan din yung mga hirap na pinagdaanan mo na dati. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Nako, nandito ako sa labas at kung napapansin nyo, nag-i-snow na naman, ano? Yan. So, nandito ako ngayon makakainig sa ano, no? Dito. Go Honda. Kasi kukunin ko na yung referral fee. Yan, di ba? Kasi nung nakarang Sabado, di ba, kinakuha na ng panganay na prinsesa natin yung ano, yung kanyang sasakyan dito, yan. So meron kasing referral fee yun pag meron kang ni-refer na bibili ng sasakyan. Ayan. So ngayon nandito na, tinex kasi ako nung kumparing Mike natin. O nga pala, si paring Mike wala siya ngayon dito kasi nag-text siya sa akin kagabi. Meron daw siyang sakit, kaya wala siya rito. So text niya sa akin, kunin ko na lang daw yung cheque na 500 na referral fees para sa akin na nandito sa drawer niya. So magtatanong ako dyan sa Honda kung pwede kong kunin, ano, yung cheque. Pero sabi niya, nandyan lang daw yan. So, papasok ako ngayon dyan. Nandito lang ako, naglakad lang ako para makapag-intro, makakainag, ano. Naman, snow na naman, ano. Lakas na naman ng snow. Grabe, ano. Kaya medyo madulas yung daan ngayon. Kaya nag-iingat ka akong, ano, eh. Nag-iingat akong maglakad-lakad at ako'y baka tumalsik ang aking GoPro, makakainag, ano. Pero doon muna tayo, lakad muna tayo doon. Bago tayo pumasok dyan sa Honda. So, kailangan nating warm up muna yan. Tapos ang bala ko mga kainag, ano, pag nakuha ko yung $500, yung $200 ipapadala ko sa nanay ko. Yan, at saka doon sa aking manang cherry. Syempre na yung manang cherry ko nga pala mga kainag, si bata pa lang yun, kasama na namin sa bahay. Siya yung nag-alaga sa amin nung mga bata pa kami. Kaya ngayon, syempre it's time naman para pag meron tayong ekstrang pera, nagpapadala ako sa kanya mga kainags, ano? Kumbaga, syempre, pasasalamat, diba? Pasasalamat sa kanya nung bata pa siya, nung tumira sa amin ng ilang taon. Apat kaming mga lalaki na inalagaan niya. Oh, hirap nun, grabe. Kaya ngayon, matanda na ako, nare-realize ko yung hirap na pinagdaanan niya, no? Nung inalagaan niya kami. Kaya yun mga kainags, ano? Parang, syempre, gusto kong tumanaw ng utang na loob. Maliit man na halaga yung may papadala ko sa kanya, pero syempre, malaki na yun para sa kanya. Hindi niya nga inaasahan niya na nagpapadala ako ng pera sa kanya, pero para sa akin eh, sinishare ko lang yung blessings kong mga kainags na mga nakukuha. Syempre naman. Kaya syempre, maraming salamat din sa inyo. Pero hanggang dito na lang muna mga kainags yung ano natin kasi ano na yun. Doon lang balik na tayo. Punta na tayo doon sa Honda para makuha na natin yung ano, yung pera. Kasi nilalamig na ako eh, no. Ay, so paring Mike Restar, ha? Get well soon, pare. Pagaling ka at maraming salamat sa iyo, ha. Thank you. Ando tayo. Kumusta mo nga pala ako kay Mare? At saka sa inaanak ko. Naku, inaanak ko nga pala yung anak mo, pare, no. Mabuti na lang wala ka rito. hindi, joke lang ha. Joke lang si paring Mike mga kainag, si kabiroan ko talaga yan. Kaututang dila ako talaga yan, matagal na. Ha! Anyway, tara, yung aking kamay nilalamig na. Mapoprose na, ano? Hindi, kailangan kong gumanon mga kainag para yung mukha ko ma-warm up eh. Parang kambing eh, no? So tara, punta na tayo dun sa ano, sa loob. Yan. Wala
lakas sa mic. Pero pagdating natin doon sa loob ng Honda, mga kainags, eh, papatayin ko na yung, ano, papatayin ko na yung camera kasi wala tayong ano rito authorized, no? Wala yung ating malakas na backer. Baka masita tayo dito. Hindi katulad nung nakaraang pumunta tayo dito, kasama natin si Mike, authorized tayo, no? Eh, pero ngayon wala tayong authorized. Eh, papatayin ko yung camera pagdating natin doon. Kukunin ko lang yung cheque. Dali lang, mga kainags, pasok tayo. So yan, mga kainags, ano? Nakuha na natin, ano? Ano to, $500, no? Kasi nung nakaraan, nung pumunta tayo dito, ang sabi sa akin ni Mike ay cash daw, cash. Pero siguro baka wala siya, baka check yung binigay niya, binigay sa kanya, check yung binigay sa kanya, tapos siguro papain cash na lang sa kanya. Eh wala siya ngayon kasi may sakit nga siya, no? Pero hindi ko alam, eh. Pero importante naman dito, eh, kahit na hindi siya cash, kahit check siya, importante hawak na natin yung salapi, mga kainags, ano? Salapi, hawak na natin. Ako, napakalakas ng ano, lumalakas ang snow. Nakalimutan kong takpa ng aking ulo. Nako. Dali lang, mga kainags, ano? Eto, hawak ko na. Wait. Sakay muna tayo sa sakay natin. Kasi hindi naman malamig, ano? Hindi naman malamig katulad ng nabanggit ko. Sakay muna tayo dito para ano? Huh! Lamig. Pero dito sa loob ng sasakyan, medyo warm na, mga kainags, ano? Ano nga pala ngayon, ano? February 18, 2023, araw ng Sabado. At napansin nyo, nagsimula na naman mag-snow, no? Ano ngayon, ito, negative 3, no? Yan, kita nyo ba? Negative 3. Yan yung kanyang ating temperature ngayon. Tapos sa mga susunod na araw, naku, eh, lalamig uli, mga kainags, ano? Sabado ngayon, Sunday bukas, tapos sa Monday, Tuesday. Mga Tuesday, Wednesday, Thursday, naku, mga kainags, eh, base sa forecast, eh, napakalamig. Parang magdo-double digits na naman yung, ano, yung temperature. Tsaka magi-snow. Yun ang nakalagay sa, ano, sa forecast, ano. Grabe. Nako, ito, mga kainags, yung ating temperature next week. Kita nyo, ano? Tuesday, Wednesday, Thursday. Nako, malamig, ano? Puro double digits. Yan. Nako, eh, mapapalaban na naman tayo ng ano nito, ng pagsashovel ng snow. By the way, gusto ko munang mag-shoutout nga pala, no? Shoutout muna tayo kasi nagbasa ako nung nakarang mga comments. Nakita ko yung mga naggusto magpa-shoutout. So, nilista ko na para isang shoutout na lang sa vlog natin ngayon, ano? Shoutout nga pala kay Brandon Boy ng ano, ha, ng Manitoba. Yan, no? Nag-YouTube din si Brandon Boy, ano? Napapanood ko yung YouTube niya. Tsaka shoutout din kay Julius Ausan TV. Yan, shoutout din kay Ronnie B TV. Ah, mga puro may mga YouTube channel yan, mga kainags, ano? Shoutout din kay Paolo Yoma. Yan, kakarating lang ni Paolo noong February 14, ano? At isa siyang nurse sa Pilipinas. Tapos yung mga kasama niya, mga nurse din, nanonood din sa vlogs natin, mga kainags. At naku, maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga nurse. Saan man sulok kayo ng mundo, shoutout sa inyong lahat. At welcome dito sa Canada. Yan. At shoutout din sa Donesa Family. Yan, meron ding YouTube channel yan, mga kainags, ano? At shoutout din kay Jeff Santos Show. Yan. At shoutout kay Lance Alforque. Yan, kakarating lang daw nung mama niya rito sa Edmonton, Alberta, Canada, no, nung February 14. Yung sana makasalubong ko rin yung nanay niya. So I'm so excited po, ano? Basta tawagin niyo lang yung pangalan ko. Lilingon ako. Basta marinig ko lang. Laksan niyo yung ano nyo, pag tinawag nyo ako para marinig ko. Kasi minsan, eh, kahit nagkakasalubong tayo, pero yung isip ko, eh, nasa ibang dimension, ano? Nag-iisip ko anong gagawin kong content. Pag hindi ko kayo napansin, kalabitin nyo ako, mga kainags, ano? Kalabitin nyo ako, wag nyo lang ako utangan, ha? Kalabitin nyo, inags! So, yun. Alam ko na yun, mga kainags, ano? At syempre, papasalamat ako dahil nagpapakilala kayo, no? Nakilala nyo ako. Thank you. At shoutout din sa Bitonio Family ng Bulacan del Monte. Yun. Shoutout sa inyo, ha. At shoutout din kay ano, kay Dory Falsis, ano. At saka sa anak niya, happy belated happy birthday. Tama ba 'yung sabi ko? Belated happy birthday kay ano, kay Daryl Falsis. Yan, sa nung nakarang ano, February 18. Oh, ngayon pala February 18 nga pala ngayon. Hindi pala, siguro sa Pilipinas baka February 19 na kasi ngayon February 18 dito sa Canada, no? Medyo late tayo ng ilang oras. So yun, belated happy birthday sa'yo, Daryl, ha? At shoutout din kay Alwin and Emma. Yan. At shoutout din kay Ariel
Escobedo ng Europe. At shoutout na rin kay Evelyn Tovera ng Massachusetts, Boston, USA. Yan. Nag-message siya sa akin, sabi niya natutuwa daw siya sa mga vlogs natin, pagka pinapanood niya raw pag nagbi-break siya. Nako, thank you very much po talaga, nakakatuwa, Nakakatuwa. Mula daw nung nakita niya yung ating YouTube channel, halos araw-araw o araw-araw niya nang pinapanood pag nagbi-break siya. Nako. Biro mo, kalahe mo, nakakapagpasaya pala tayo ng mga kababayan natin, mga kainags, pinapanood pala tayo, Thank you po. Thank you, sobrang thank you talaga sa inyong lahat. Na-appreciate ko yung inyong mga mensahe na sinasabi nyo sa akin na natutuwa kayo sa mga pinagagawa ko sa vlogs ko, Thank you po talaga. Maraming salamat. At shoutout din sa Domingo Fam Vlogs ng Calgary. Yan, shoutout po sa inyo lahat. At saka sa mga hindi ko na shoutout, mga kinex, pasensya na kayo, At shoutout po sa inyo lahat. Yeah, so nandito na tayo sa Western Union, mga kainags, At nako, sigurado matutuwa nitong ating nanay at yung ating manang, Kasi syempre makakapag-share tayo ng ating blessings. Yan yung ating mga hindi inaasahang blessing na nakamit natin mula sa taas. Yan, sabi nila, share your blessing para mas maraming dumating. Liglig, siksik at nag-uumapaw. Yan. So tara, dito na tayo, mga kainags, Buti wala masyadong tao, So mabuti naman tumaas na ngayon yung dollar, mga kainags, Kasi nung nakaraan $39 lang, 39 yung palitan, Buti naman ngayon tumaas, naging almost 41. $41 ang palitan sa peso. Timing kasi sabi sa akin nung nandun sa representative, nung nakaraang araw 39 mababa. So mabuti naman, saktong-sakto, kaya medyo syempre mataas yung makukuha ng ating nanay at saka ng ating manang, mga kainags, Matutuwa 'yon sigurado. Syempre mabibili rin nila yung mga gusto nilang bilang. Actually, yung sa nanay ko kaya tayo nagpapadala para sa gamot niya. Maintenance, gamot. Syempre pag nagkakaedad na, talagang kailangan talaga ng ng gamot. Syempre, wala namang masyadong inasahan yung nanay ko. Ang inasahan lang naman noon pension niya from the government kasi naging teacher yung nanay ko, principal, ganun. Tapos nag-retire na. Kaya ang inasahan niya na lang ngayon yung pension niya mula dun sa gobyerno. Tsaka syempre kahit papaano yung pinapadala ko sa kanya, yung kinikita ko sa YouTube, umakasa na rin siya dun. So, masarap kasi yung ngayon nakakapag tayo sa nanay natin, sa mga magulang natin, yung nakakaganti tayo sa mga kabutihan, kung paano tayo pinalaki ng mga bata pa tayo, Yun lang, masarap lang yung pakaramdam ko kasi syempre kahit papaano nakakatulong tayo. Yung pinagtatrabahoan ko sa pagbablog, mga kainags, yung sinisweldo ko, diba? Nakakapag-share tayo sa nanay natin. So ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon baka pasyal-pasyal muna tayo. Ganda pa ng araw, Kahit na nag-iisno, maganda yung araw, mga kainags. Huwag natin sayangin yung ating day off ngayon. So tara, pasyal tayo. At saka ako nga pala, meron nga pala akong gustong ikwento rin sa inyo. So yun, gusto ko lang din mag-share, mga kainags. So, total blessing na rin lang naman yung pinag-uusapan natin. Siyempre gusto ko nung magpasalamat sa Panginoon sa mga blessings na binigay niya sa atin. Kasi noong nakaraan, mga kainags, hindi ko talaga in-expect. Talagang totoo yung mga sinasabi ng mga matatanda, tsaka yung madalas ko rin sinasabi na kapag nag-share ka, basta may sobra ka, or kahit wala kang sobra, basta bukal sa kalooban mo na tumulong na mag-share. Alam nyo, mga kainags, yung mga hindi nyo inaasahan ng mga blessing, magugulat na lang kayo, talagang dumarating talaga, grabe talaga. Talagang totoo talaga yon, yung share your blessing, may babalik sa'yo, liglig, siksik, nag-uumapaw, mga hindi mo inaasahan. Kasi nung nag-check ako nung nakaraan ng bank account ko, meron ako nakitang pumasok, mga kainags, pumasok na pera, $850. Alam nyo kung saan yon? Parang sinole. May narinig na rin ako dati na merong rebate yung ibabalik sa'yo yung kung saan yung carrier mo na kuryente. So 850, laki nun, mga kainags, ha? Hindi ko ina-expect yun. Tapos yung pangalawa, merong binigay na cheque sa akin yung kumpanya ko. Sabi ko, ano to? Tapos nung binuksan ko, yung pala yung mga sick leave na hindi ko nagamit last year, binayaran din nila cheque.
$380. Ba? Pera na naman. So salamat ulit sa Panginoon. Blessing na naman yun, mga kanis. Kasi hindi ko naman talaga ina-expect yun eh. Tapos itong pangatlo, ito nga yung $500 na nakuha natin sa referral mula sa Honda. O, diba? So nag-share ulit tayo ng blessing sa nanay natin tsaka sa ano, no? At tsaka syempre, hindi lang sa nanay ko, meron din tayong pagbibigyan kasi parang ano ko na yan, ano, routine ko na sa sarili ko yan. Parang sinabi ko na sa sarili ko na pag meron ako natanggap na blessings, sweldo ko sa YouTube, eh gusto ko mag-share kahit na maliit lang na bagay, no? $10, malaki na yan, mga kainay, so para sa pagbibigyan natin. At saka yung mga pinagbibigyan ko, hindi naman sila humihingi. Kumbaga ako yung kusang nagbibigay sa kanila. Mga kaibigan natin, kasama natin sa work, mga kapitbahay natin. Pero syempre, ano lang, hindi yung lahat bibigyan natin. Utay-utay lang, pag nabigyan na natin yung isa, o yung isa naman, yung isa naman, yung isa naman, ganun. Ganun yun, mga kainag. Kaya syempre, yun lang. Masaya lang, tsaka syempre blessing, hindi ko nga ina-expect, no? So yun lang, mga kanis, gusto ko lang talaga i-share yan. Kaya sabi nila talaga, maganda yung nagbibigay ka, better to give than receive. Tapos sometimes better to receive than to give. Yun, ganun lang yun, eh. Amiran. So alam nyo, mga kainags, ano? Halos araw-araw bago gumising, talagang nai-excite akong gumawa ng vlog, ano? Talagang ewan ko kung bakit, ano? Siguro na-addict na talaga ako sa pagbablog lagi, tsaka yung pag-i-edit, talagang grabe, parang hindi na kumpleto yung araw ko ngayon pagka hindi ako nagbablog at hindi ako nag-i-edit. Pero okay na yung vision natin na ganyan, ano? Yung gustong-gusto natin mag-vlog, gusto natin mag-edit, gusto natin magbigay ng influence, ma-influence yung ating mga kababayan, syempre sa magandang paraan, ano? Talagang sobra, para akong na-addict, ano? Naalala ko dati nung umiinom ako ng alak, parang ganun din. Na-addict ako sa pagbablog, na-addict ako sa pag-i-edit. Syempre naman eh, ewan kung bakit, no? Mas maganda na yun, mas okay na yung ganun. Kaysa sa ma-addict tayo sa kung ano-anong masasamang bisyo, di ba? Minsan nga eh, natatawa na lang ako sa sarili ko dahil halos nauubos ang aking oras sa pagbablog, sa pag-edit. Nako. Ewan ko, kasi masaya ako eh, no? Iba talaga pag yung nag-i-enjoy ka, masaya ka sa ginagawa mo. Yung bang talagang sulit yung araw mo pag nagawa mo yung gusto mong gawin. Diba? Talaga, ano. At saka syempre, masulit yung araw ko pagka may mga comment kayo, no? At saka syempre, pagka na-appreciate nyo yung mga vlogs ko na pinagagawa, mga kainags, ano? Although alam naman natin na hindi naman ganun kadali ang mag-vlog basta-basta, no? Kasi syempre, lumalabas din tayo ng bahay para ipakita ko sa inyo yung lugar. So dito tayo, tawid tayo dito. Pinakita ko lang naman sa inyo yung ano, yung ito, yung country ito. Ikot na tayo. Ganito na lang ang buhay ko, mga kainags, ano? Pagka day off ako, laging ganito na lang. At nagre-relax. Siyempre, wala na tayong mga inaalagaan, ano, no? Or responsibilidad sa buhay, kundi mag-relax na lang. Pero kung tatanungin nyo, mga kainags, ano, kahit papaano, namimiss ko yung mga anak ko, no? Mga bata pa sila, ano? Tsaka pagka may mga nakikita ko, may mga anak na mga magulang, may mga anak kasama nila, naiinggit ako. Lalo na yung mga 5 years old mga bata, 7 years old, naiinggit ako, mga kainags. Pasok muna tayo dito sa AMW, order tayo. Yun, naiinggit talaga ako, mga kainags, no? Pag may mga nakikita ko, mga magulang, kasama nila yung mga maliliit nilang anak. Ako, lalo na pag nakakapit yung mga kamay ng mga anak nila sa kanila, no? Sa mga magulang. Tapos yung malalambing pa yung mga bata sa mga nanay tatay nila, no? Talaga naman. Nakakainggit, pinapatay ako sa inggit.
O nga pala, no? Para nga pala dun sa mga hindi pa nakakaalam. Iniwan ko kasi yung mga anak ko nung yung panganay ko 7 years old, tapos yung bunso ko 5 years old. Iniwan ko sila mga kainag sa Pilipinas kasi nga pumunta ako ng Canada para magtrabaho. Pero ginawa ko naman ang lahat, ano? Hindi naman ako nagsisisi dahil lahat ng mga sakripisyo, lahat ng mga paghihirap ko eh ginawa ko para sa mga anak ko. Kaya ngayon, syempre, masaya ako dahil nakikita ko sa mga anak ko na maligaya sila, tsaka hindi na nila pinagdadaanan yung mga hirap na pinagdaanan ko. Kumbaga ako na yung nagsakripisyo, parang si Jesus, di ba? Siya na yung nagsakripisyo ng lahat-lahat para isalba tayo sa ating mga kasalanan, ano? Siya na yung ano, siya na yung nagpapako sa krus. Diba? Parang ganun din ako, mga kainag, sa mga anak ko, no? Tsaka sa asawa ko, ganun din ako. Kasi ayoko nang maranasan nila yung mga hirap na naranasan ko nung bata ako. Kasi mas masakit sa isang magulang yung makita mo yung mga anak mo na pinagdadaanan din yung mga hirap na pinagdaanan mo na dati. Alam mo yung sakit, alam mo yung hirap. Kaya ngayon masaya ako dahil syempre nakikita ko nga yung mga anak ko na maganda na yung buhay nila. Nabibili nila yung gusto nilang bilhin. Masaya na ako, kumbaga sa akin eh, successful na ako dyan. Accomplished na ako sa responsibilidad ko para sa kanila. Hindi, kasi baka sabihin nyo nagdadrama na naman ako eh, no? So yun lang, mga kainag, masaya lang ako. Kaya lang syempre minsan hindi ko talaga maiwasan na hindi maalala nung maibalik yung mga alaala na maliliit pa yung mga anak ko. Yung mga halakhak nila, yung mga tawa nila, yung pagiging malambing nila nung bata sila. Nakakamiss lang. Yun yung na-missed ko, no? Sa mga anak ko nung maliliit pa sila. So hanggang dito na lang yung vlog ko, mga kainags, at maraming salamat sa pagsama, sa mga nudang videos, nag-like at nag-subscribe. Thank you very much po, at syempre dun sa mga gustong mag-subscribe, pwedeng po, at maraming salamat. Hanggang sa muli.